Mga kapidpro, hindi lamang baboyan ang pag-uusapan natin ngayon, kundi kung paano buhayin ang buong farm. At malalaman natin ngayon na sa natural na pagbababuyan ay inyong makikita ang iba't ibang byproducts na pwedeng maging basura na magagamit pa natin para sa ikauunlad ng ating buong farm. Samahan niyo ako para madagdagan ang ating kaalaman kung paano bubuhayin ang ating farm. Mga ka-feedpro, kasama natin ngayon si Mr. Wilson Choi, ang may-ari ng Bonswan Farm, para ituro tayo dito sa kanyang 8 hectares na farm at kung ano ang ating makikita. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman. And, sir, pwede ba kaming itour dito sa inyong farm? So, umpisa natin dito. Ito, nakikita niyong vacant. Ang bala ko, parang rust ang gagamitin ko dyan. Apo. Tarpaulin na fish pan, yung mga medyo malaki-laki, tapos may mga maliliit, para medyo affordable sa mga gustong pumasok sa ganun linya. Usapang raser, ito yung makabagong technology ng tungkol sa pag-iisda. Yes. So dito sa farm ninyo, maglalagay kayo ng bagong technology para dun sa pangisdaan. Kasi usually pag pumapasok ko sa isang bagay, kumukuha muna ako, tinatry namin, even using YouTube, maraming ideas eh. Hindi mo alam kung anong pwede sa inyo, anong hindi pwede. So, nagtatry ako. As of now, makikita mo naman medyo healthy na yung mga baka using different method. Pag umokay yan, after mga 2 to 3 months din, mag-expand ako. Yan ang unang-una kong venture sa farm na ito, yung piggery. Wala pang ASF, wala pang COVID, hindi pa pumutok ang bulkan ng Taal noon. Nag-umbisa kami diyan. So far, maganda ang kinalabasan using FeedPro. Naka-produce kami almost 300 piglet na nga eh. Wow. So, and continuous pa yan. Hopefully, aabot kami mga 600-700 na piglet. Wow. So, thank you sa partnership ninyo rin sa FeedPro. Itong farm na ito is more iba-ibang klase ang ginagawa ko eh kasi magkakaroon rin na tayo susunod pag okay na itong COVID, magkaka-schooling rin tayo. Pangit man sabihin ngayon, maraming bata ngayon, hindi alam kung anong halaman to, anong klaseng isda to, ano ba yung duck, ano ba yung chicken, di ba? Lalo mamaya, papakita ko sa'yo, ang daming klaseng chicken. Mas mahirap yung ginagawa namin kasi iba-ibang klase. Hindi naman pwede sabihin yung para sa tupa, pwede na sa kambing. So, tinatrial namin lahat-lahat. Then, once na na-adapt na namin, ano ba tamang pagkain, tubig, yung panahon, anong oras ilalabas. Once na nakuha na namin, may mga chart na kami, doon kami magkukuha ng mga imported line para rin makatulong sa mga kasama ng mga farmers kung gusto nila makakuha ng magandang lahi. Itong farm na ito is more on passion rather than income. So may mga tao kasi, lalo yung mga kabataan na napakadalang makakita ng tupa dahil dito naman sa Pilipinas, hindi talaga sadyang may tupa. Pero pag nagawi sila rito, makikita nila to na may tupa na pwedeng alagaan at pwede rin itong kainin, sir. Di ho ba? Pwedeng gawing meat. Sir, nakita ko rito, parang naguguluhan ako. Ang daming klase ng manok. Ang daming... Parang hindi normal dahil sa akin, ang tingin ko sa manok yung kinakatay lang o saka yung sinasabong, yun lang yung mga alam kong manok. Pero dito, ang dami, iba-ibang itsura. Sir, pwede bang itur mo kami rito, sir, sa manokan ninyo? Okay. At pwede ko ba silang pakainin, sir? Oo. Oh. Subukan natin. Ayan. Dito, may mga native black chicken tayo. May bantam, peafowl, Chinese string na pesan. So, iba-ibang klase yan. Ibang klaseng bantam, dalawang klase, old, tsaka serama. May kabir, yan. Iba-ibang klase dito. Yung nga sinasabi ko, importante. Kasi nung nag-umpisa ako dito, sa totoo lang, bakit may blackboard dyan? Kasi hindi ko rin alam eh. So, yun, makikita mo na dumami na dito. Ito, within ano yan eh, tuloy-tuloy na pag-i-vlog nila eh. So, in terms of selling them, hindi muna. Kasi gusto ko paramihin,
Tapos makikita mo doon sa ibabaw ng isang kulungan, maraming itlog. Iba-ibang klaseng itlog yan. Ano to sir? Parang iba-ibang itsura, iba-ibang hukis, iba-ibang kulay. Yung mga farm manager ko, alam na kung ano to, para sa kinino to. Mm-hmm. So iba-ibang klase. Everyday, ina-harvest yan. Lahat yan inano, incubator. Mm-hmm. Kasi may mga manok na hindi naglilimlim talaga eh. May rabbit din po pala kayo rito. Nag-umpisa pa lang kami. Luckily, may mga anak na yun, iba. So, iba-ibang kulay. So right now, pwede ko sabihin na sa 70 to 80% na ang kaalaman namin tungkol sa rabbit. Siyempre, hindi pa rin ako bibitaw sa pagkami nag-fitro. Buti na lang kayo, lahat meron. At least, hindi na kami mahirapan na kumuha ng mga feeds.